si Fidel Valdez Ramos. Ay mataimtim na nanunumpa na tutuparin ko. Ay mataimtim na nanunumpa na tutuparin ko. Ng buong katapatan at sigasig. Ng buong katapatan at sigasig. Ang aking mga tungkulin. Ang aking mga tungkulin. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon. Pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon. Ipatutupad ang mga batas nito. Ipatutupad ang mga batas nito. Magiging makatarungan sa bawat tao. Magiging makatarungan sa bawat tao. At itatalaga ang aking sarili. At itatalaga ang aking sarili. Sa paglilingkod sa bansa. Sa paglilingkod sa bansa. Kasihan nawa ako ng Diyos. Kasihan nawa ako ng Diyos. Pumanaw na ang tinaguriang pinakamahusay na presidente ng Pilipinas, si Fidel V. Ramos, ang 12th pangulo natin. Mahalagang maisakonteksto ang pagpanaw ni FVR. Iniwan niya tayo sa panahong warak na ang demokrasyang ipinagtanggol niya. Ang pinakamakahulugang saludong maibibigay natin sa kanya ay ang pagsasapuso ng mga leksyon at bilin na kanyang iniwan. Una, sa isang panayam kay Rappler CEO Maria Ressa noong 2017, sinabi ni FVR na sa kabila ng pagiging magpinsan, kinalaban niya si Ferdinand E. Marcos. Why did I go against this guy? Well, it's because of, again, what is in the Constitution, 1935 during that time, 1987 now. Well, you obey the orders of your superiors, your commanding officer, if they are legal orders. Sabi ni dating Senador Franklin Drilon sa eulogy niya para kay FVR. As Secretary of Defense, I saw him defend President Tory and democracy no less than, how many did it, 9 times? How, 9 coups during the time. And he was steadfast. And indeed, I saw why he was called Steady Eddie. Pangalawa, ironic na si FVR ang sundalong pinanday ng digmaan, ang pinaka nagasam ng kapayapaan. Sa panahon niya, may 2 tangkang makipag-usap sa National Democratic Front at pagbuo ng peace agreement sa Moro National Liberation Front noong 1996. Pangatlo, sa giyera kontra droga, binibigyang diin ni FDR ang 5 haligi ng law enforcement. Number 1 is the law enforcement. Mm-hmm. Then the prosecution. Then the courts or the judiciary. And then this one is the corrections. Not just the prisons but also the social welfare and the schools. Right. And the rehab centers, etc. But perhaps the most important component is the thumb which puts all of these fingers together. And this is the community, the public, that must be served. Yes. Now, I'm not seeing the proper coordination of the 5 pillars at this time. There seems to be too much unilateralism in law enforcement these days. Dapat daw sinusunod ng pulisya ang batayang alituntunin ng engagement. You shoot to disable but not to kill because you cannot investigate a guy who is already in the funeral parlor. Pinabulaanan din niya ang lagi ng palusot ng pulis kapag may napatay na sibilyan sa giyera kontra droga. Nanlaban. In police work, you have an overwhelming force. A preponderance of force, maybe 5-1. And the quarry is in slippers. It's not like you are facing an invading army. Pang-apat, tungkol sa pamumunong gamit ang pananakot. A lot of these fears being generated by him is because he is afraid of fear. Or he is not secure, he's insecure. Panglima,
Sabi ni FDR, hindi independent foreign policy ang kailangan ng Pilipinas, kundi isang interdependent foreign policy. Pang-anim, naniniwala siyang dapat buhayin ang consultation process. Iniwan tayo ni FDR sa panahong napalitan na ng memes ang mahirap na trabaho ng pagbubuo ng consensus. There is need for more consultation by the leaders led by the president with the other stakeholders, meaning the people themselves. Pampito, klaro ang pangitain ni FDR para sa ating bansa. Malinaw ang roadmap niya para sa kinabukasan. Nilansag niya ang mga monopolya sa telecommunications at transportasyon. Sa ilalim ni FDR, nasimulan ang deregulation and liberalization policies at natapos ang nakapipilay na power blackouts. Bumaba rin ang poverty incidence sa 31% mula 39%. Pangwalo, para kay FDR, hindi kaaway ang media. Ayon kay Juliet Javeliana, associate publisher ng Philippine Daily Inquirer, sa panahon ni FDR, walang reporter na naban sa palasyo, walang inihabla ng libel, walang tinakot na sasampahan ng subversion, wala ring ad boycott laban sa mga kritikal na pahayagan. Ayon naman kay Howie Severino ng GMA News, gagap ni FDR ang adversarial relationship sa pagitan ng mga otoridad at mamamahayag at naiintindihan daw niya na mahalaga ang papel ng media sa pagpapanagot sa mga nasa poder. Iniwanan tayo ni FDR ng mahalagang leksyon sa politika, lalo na sa demokrasya. Sana'y makinig si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Higit kailanman ay relevant si FDR sa buhay natin. Paalam at salamat, FDR.